Ang pagpapayag tayo
bersama Spiritus Santo, mahasiswa-mahasiswa. Amin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kadalangan, alang-alang tema ko. Ipagbunyi niyo ang makadakilang bansa. Pagpuni kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan. Narito sila, ibabalik ko mula sa mga. Pipilin ko sila mula sa mga sulod ng sanlibutan. Kasama ang mga bulaw at mga pilata.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na ng Panginoon Jesu Kristo.
So bahagi po no, na nadalagyan ko na po yung pagdiriwang namin ng mga banal na araw, November 1 at November 2, All Saints Day, All Souls Day. So, sana po ay huwag na makita ang mga araw na ito bilang mga araw na kinakatakutan, muli bilang mga araw na mga banal. These are sacred days, not stay days. So, sana po Bartimeo. Una, unang si
ay ang krabo. Maluwag na ako sa atay mula sa Jericho, ipinayag mo sa banal na kasulatan na si Jesus ay nagkita natin na naglalakad patungo sa sila patungo Jerusalem. Kasama
at tumawag ka kay Jesus. So, maaaring tulong sa kapahalan si Jesus. Sabagat siya ay mula sa sabahan ng pagpapagod sa bahay. So, kaya ito ko yung dalawang pagpapagod na ako. Isa na kung sa akin ay nangingan lahat ng pagpapagod ay makalapit sa Diyos o ang Diyos ay makalapit sa tao. Yung isa ay uli ng tao ay parang tao na kung sa akin ay nangingan lahat ng pagpapagod. Ang tao ay maipasipin na makarating, makatakbo ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo kaya, ano kaya tayo uli ng tao? Tayo kaya yung mga tao naghihilaan ng mga ibang tao ay makalaki kay Jesus. Tinatawag pa tayo ng Diyos na tayo ang mga tao na maghihilaan upang sila ang mga tao sa paligid natin ay lalo magkaroon ang tinatawag ng ating intimate encounter with our God. Nagiging instrumento ba tayo para ang ibang tao ay umati sa Diyos? What kind of crowd we are? Pangalawang C ay Croak, C-L-O-A-K. Sa Tagalog, palaban. So yung palaban, para po kasi sa mga hulo, may mga palaban ako ngayon. Yung kanila ginagamit sa mga katawan, yun din po ay tinutuloy nila na ginagamit nila. Lalo-lalo na ako, ito isang pinanggal niya ang aming buwa. At ito, pinagmulat sa inalita natin, siya ay nagpapalimos. Sa daan, ito rin yung kanyang nilalata sa kanyang pagpapalimos. So, diyan siya ng buwa. At doon din nilalata yung mga abuloy na ibinibigay sa atin ngayon, malimitan na kung may ulang nakikitaan ngayon, may baso na. Noon ang mga panahon ni Jesus, yun ang kalimitan ng nakikita. Inilalakad na palaban. Ito lang yung kanya kalimitan. Ay, nakita sa kanya Jesus, at kung siya pinalalakad na kay Jesus, anong ginawa ng bulay nito sa kanyang Croak, sa kanyang palaban? Iminaksi niya, inihalis niya. Hindi niya na kailangan yung ginagawa niya sa pagpapalimos. Bakit? Kasi alam niya, pagkakarunin niya siya ni Jesus. A symbol of total surrender to God. Kapalimutan mo, naman ang pangyayong nakaraan ko, dalawang nakaraan ko, yung darin siya na ano, dahil sa dami ng mayamanan, hindi niya maibigay. So ito yung bahagi ng pag-araw natin sa araw-araw ng pag-ilapan. Na aming po yung pag-ilapan sa pag-ilapan, kung malalang nakatakbo natin si Kristo, we have to surrender everything. Kinakailangan natin isuko ang lahat ng sa atin. Siguro sa ang pagsuko sa Diyos ay unconditional surrender. Kung isa tayo ay may condition, o Panginoon, no? Ibibigay ko ang lahat, maliban lang dito, akin lang muna ipwede. Ang kanyaya ay binibigay sa akin ng mga pinapalino. Total surrender to God. Pinakailangan walang pag-ilang sa atin.
dahil ang Diyos na bahala sa atin. Pangatlo si, so crown, cloak. Pangatlo, conclusion to the cure. Hindi lang ang puyo-puyo. Hindi lang
sa pagpapalaya